Okay, at sa pangkalusugan na po tayo mga kasambahay, things to know about cyst or Bukol. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama siyempre ang Medical Director ng Philippine Oncology Center Corporation. Walang iba ang nakasama na po natin sa clinic ni Kuya at gumagawa ng public service si Dr. Mary Ann Janina B. Reyna, Queen. Yan. Thank you. Queen of public service din to si Doktore. Good morning, Doc. Good morning. Good morning po. Welcome sa Good Morning, Kuya. Yes. Alright. Okay. Kanina si Tatay Agapito. Kuya lang pala. May mga tanong na siya patungkol po sa cyst. So, umpisa na natin yung ating talakayan. Yung cyst or tumor. Sabi nga ni Doktora Barbara, hindi naman lahat ng bukol cancerous, no? Oo. Doc, let's describe. Ano ba talaga ang matatawag na bukol? Yung tinatawag kasing cyst, no, parang meron siyang balot, meron siyang supot, tapos meron siyang laman na pwedeng semi-solid, liquid, o kaya gas, o kaya kung anong ibang bahagi ng balat, no. Ngayon, kahit saang bahagi ng katawan, pwede magkaroon ng cyst. Pero ang difference niya dun sa tinatawag nating lump or tumor, although pwede din siya occur sa lahat ng bahagi ng katawan, yung tumor ay solid siya. Tapos, lahat ng cyst is benign, but yung tumor pwede siyang benign, pwede malignant. Yun pala ang kaibahan, so pagka narinig mo, sinabihan ka ng doktor, may cyst ka, hindi ka naman kailangan matakot. Oo. Pero pag tumor, yun yung chance na merong pwedeng benign or malignant. Yes. Okay, pero pareho siya ng characteristic, Doc. Mukha siyang may lump or bukol sa balat. Oo. Bukol. Okay, yung bang description, Doc, may kaibahan ba yung tumor sa cyst? I mean, may pangangati ba yung isa than the other? Ano po ang difference ng dalawa? Usually, ang mga benign na cyst or kahit yung tumor na benign, kadalasan yan medyo masakit, no? Medyo namumula. Ngayon, ang medyo nakakatakot dyan, yung mga silent killer na tinatawag, yung mga may lump ka pero wala ka nararamdaman. Yun yung nakakatakot. Yun yung mga kailangan mong tignan. Or sinasabi nila, Doctor, meron kang bukol pero hindi pa siya nag-perpetrude or hindi pa siya lumalabas sa balat, so hindi mo pa nakakapasa. Pero may bukol ka na sa loob, pwede din yun. Pwede yun. Pwede rin yun. Organs, no? Internal organs, di ba? Oo, malalim. Yung mga pancreatic cancer, mga ganyan, di ba? Okay, so alamin na rin natin, ano po ba ang cause? Siguro unahin muna natin yung cyst na sabi mo hindi naman masyadong nakakatakot po. Ano po ba ang cause, usual cause ng cyst? Yung most common na nakita natin, katulad nakita natin nung Wednesday, mga gawa lang yan ang galing sa infection. So ito yung mga parang pimple-like, no? Mga sebaceous cyst, mga nagbarang mga balat, naipon yung mga oil sa loob. Yan yung common na nakikita natin. And then yung iba naman, gawa ng trauma. Mm-hmm. So, o kaya yung may pagdudugo na sa ilalim ng balat na tumagal na, and then nagiging lipoma. Mm-hmm. Marami din tayo nakita noong Wednesday na ganun. Kumisa naman, pwede siyang genetic, no? So, habang nagpo-form yung tao sa loob ng womb ng mami niya, nagkakaroon ng changes. So, pag pinanganak sila, meron silang bukol. Katulad nakikita niyo mga newborn na may bukol sa puwet o kaya meron sa ulo. And then, pwede din siyang parasite. Parasite? Oo. Bukol? Yung mga tinatawag natin encysted larva, yung mga tapeworm infection. So, naiipon sila sa... So, yung bukol na ganun, maaaring parasite yung laman nun? Ganun? Pero these are common sa mga farmers, no, among farmers, okay. Yung mga nasa probinsya, nakita kadalasan yun sa mga legs, no, sa thighs. Mm-hmm. And lastly, of course, yung specialty ko, apo. Kadalasan yung bukol na yun, yung mga cyst na yun, or yung tumor na yun, are malignant. Alright. Ano po bang pinaka-common na natatagpuan or na di-discover niyo po na cyst, lalong-lalo na dito sa Pilipinas? Tsaka, yung cyst po, Doktora, saan most commonly siya tumutubo sa isang tao? Usually, depende yan kung ano yung cause, no? Kung yung mga cyst na gawa ng trauma, then doon yun sa mga lugar gaya ng kamay at paa, no? Ngayon, yung mga infection naman, so basically sa skin siya, sa surface lang. And ang most common na nakikita natin in clinical practice na mga cyst, yung tinatawag na lipoma. Mm-hmm. So maliliit yun na nabukol na nakakapamo,
And yung second most common would be yung mga sebaceous cysts, yung mga mm-hmm. nagbabarang, tatawag natin blackheads. Taba daw yun, Doc, na hindi, parang hindi lumabas masyado, gano'n? Actually, sebaceous cysts, no? Oil. Oil siya. Ng balat. So, na-block yung supposed to be labasan ng oil, kaya naging siya bukol. Naging bukol. Naipon sa loob. Lumalaki. Pagka ganun ba, kailangan yung tinatanggal, no? Kailangan mo siyang tanggalin, especially kung meron na siyang pain o kaya sobrang laki na niya. No? Pwede kasi siya ma-infect eh. Pwede bang mag-turn into cancer yan pag hindi pinansin? Usually hindi. Hindi naman. Hindi talaga. Dok, ano yung nakikita ang mga cysts sa breast? Kasi di ba maraming mga kababaihan din ang nakakaramdam ng mga maliliit na bukol na sinasabi mo nga sa may breast. Ano pong tawag na cyst doon? Anong kind? Yung mga breast cyst na yon, tinatawag natin mga fibrocystic breast mass mm-hmm. or fibrocystic disease. Pwede siyang mangyari. These are benign. Makikita mo sa breast, no? Especially pag malapit na yung period or during the period. Mm-hmm. Kadalasan ng symptoms niya, may nararamdaman kang masakit. Yeah. And then meron siyang lump, no? So, but basically, yung isura ng breast mo, walang changes. Okay. Mm-hmm. Kasi pag cancer, nawawala, nagkakaroon ng deformity, no? Uh-huh. Yung breast, yes. No? Pagkaganon. Pati Lino, yes, pasingit lang. Mm-hmm. Kunwari yung nakakita po ng isang bukol, no? Mm-hmm. Sa isang tao. Sinasuggest niyo po ba na ipabiopsy kagad yun? Kasi I read some studies na parang egg daw ang isang tumor o cyst. Now, once you poke it and get a sample, parang yung mga bad cells na yun, lalabas. Kakalat na, lalabas na. Oh. So, ano po ba yung dapat sundin sa ganyan? Kasi syempre, kailangan mo rin na mamalaman kung malignant o benign, di ba? But how would you know nang hindi napopoke yung nang ganun yung isang tumor, isang bukol. Parang hindi siya mabutas to. Oo. Actually, may mga protocols na yung ginagawa dyan, no? Ang pinaka-basic pa rin would be siyempre physical exam. Mm-hmm. So, base dun sa naaral mo, ano ba yun? Pwede benign ba siya or tumorous? Ngayon, pag medyo may duda ka na may tumor siya, mm-hmm. lalo na sa breast ngayon, with the advent ng technology natin, we have ultrasound. Mm-hmm. So, non-invasive to. We do that, no? Ngayon, how reliable is it? Reliable naman siya. Mm-hmm. Kasi iba-iba yung ginagamit nating probe for that, mm-hmm. no? Mm-hmm. So, yan, para maiwasan ngayon. And lastly na lang, bago natin hingin ang parting word si Doktora, yun pong bang bukol or cyst, tumor or cyst, na mamana ba daw? Does it run in the family? Merong namamana, no? Merong namamana gaya yung polycystic kidney disease, yung mga cysts na nakikita sa organs. Sa organs, no? Yung sa ovary. So, ito ang mga namamana to. So, pag ganun, then we just do medical management kung ano yung kailangan ng pasyente. Mm-hmm. Supportahan natin. But basically, wala kang solution for it. Wala pa. Okay. Is there anything that we could do to prevent having cyst and tumor? Well, yung mga sebaceous cysts, no, sabi ng mga dermatologist, you have to exfoliate para hindi magbara. Oo nga naman. So, pakakalyo lang yun. Saan nga kalyo lang, ano? Pwede rin, hindi. Tatanggalin diba? Natin yung balat lang. Yes. So, importante pala yun to exfoliate your skin palagi para hindi nagbabara yung mga mga supposed to be nilalabasan ng mga oils and pawis natin, Dok. Oo. Okay, Dok, para... Last Atilino, no? Dok, how important is it na, di ba sa blood test, pwede ka nang magpakuha ng cancer cell count? Meron no? Alam ko medyo mahal ng konti yon, pero how often can you do that and dapat na ba naming gawin lahat yon? Kung high risk na tinatawag yung may mga family, very strong family. Ako meron ako, so kailangan. So then actually you can work on that. Pero basically ginagawa natin diagnostics muna kasi these are expensive things na pwede naman negative kasi for you. Okay, all right. Ayan po mga kasambahay, Dr. Mary Ann Janina B. Ray ng Medical Director po ng Philippine Oncology Center Corporation na matatagpuan natin lolobi ng Diyos every Wednesday sa clinic po ni Kuya Mansaan. Magche-check up po siya ng mga kababayan nating may bukol ng walang bayad. Yes. No, Doc? No. Yes. Pero pwede ka pong bisitahin nila sa POCC. Saan po ang POCC?
makikita to sa Dallas Street, sa West Fairview. Mm-hmm. Actually, Marian Building to, katabi siya ng FEU Hospital. Every day? Nandun ka, Doc? Nandun ako every Monday, Wednesday, and Friday. Mm-hmm. In other centers naman. Opo. Ayan na, yung bukol check-up lang po yan sa clinic ni Kuya. Wala pong kalakasin nung iba, pwede nang tanggalin yung mga bukol nila sa clinic. Check-up lang po mga kasambahay. Pero i-refer naman po namin kayo sa mga doctor or hospitals na pwede pong tumulong po sa inyo. Kung hindi man very cheap or very low rate, ay libre po sa awa tulong ng Diyos. Okay? Salamat po ng marami, Dr. Mary, and salamat sa pagbisita mo ulit. Salamat po ng marami.